Alright mga guys, good morning, good day, or kung anong oras man yan napapanood ninyo. So mag-umpisa tayo ngayon sa ating tutorial. So yung tutorial natin last time is about kay Shopee. So itutuloy lang natin po. Kung hindi nyo na pa napapanood yung unang video ko, please ilalagay ko, i-click nyo nandito sa, nandun siya sa ibaba, sa comment section or sa may bandang ibaba. Basta nandyan lang siya, ilalagay ko siya. Ililink ko para sa inyo. So para masundan nyo step by step. Yung una kasi, kung ang in-explain ko kung paano mag-setup ng online kay Shopee. Kung paano maging seller account. So, na-setup na po yung settings. Okay na lahat-lahat. Tapos, ang pinrams ko nakaraan kung paano, gagawa ang video kung paano magbo-boost ng item. At kung paano yung mga marketing tools, strategy na pwede natin gamitin para may lagay natin yung mga 50 off, 20 off para makapagbenta tayo. Yun ang maganda. Kasi pag may sale na nakalagay, so parang catchy siya. So kahit ako naman kung ako yung bibili, gusto ko yung may mga nakaka-discount ako. So umpisan na natin, wag na ba tatagalin. But bago yun, bago ako sa channel na to, please consider like and subscribe. And pindutin yung bell button para ma-notify ka sa ating bagong videos. Maraming salamat po. Umpisan natin. So ito, pupunta na tayo kay Shopee app. Siyempre may Shopee app na tayo. Ayan po. Gigigilid ko lang to. So lalagay ko muna sa basic. Kunwari nasa home tayo. And then punta tayo dito kay, pupunta tayo dito sa me. Ayan, dami lumalabas. Dito tayo kay me. Pumunta tayo sa me. Ayan. Nawawala yung navigational panel ko. Pero sige, pwede na siguro to. Ito na yung gamitin ko. So, ayan. Ito yung basic na makikita nyo pag pinindot nyo itong me. Ito yung basic na makikita nyo. Kasi dito tayo usually umorder as a buyer. Pero kung as a seller ka na, i-setup mo na, andito ka na pupunta sa My Shop. Click po natin. My Shop. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon kung paano yung mga marketing strategy na gagawin. Yun na yung unay natin. So, tignan natin yung mga products natin. Pwedeng dito may click. Pwedeng dito rin sa bandang baba. Para makamunta ka sa yung mga products. Makita mo. View my shop. Ayan. Ito yung shop ko. So, sample lang po ito. Ayan. Ayan. May mga banner-banner na ako. Sa susunod, siguro, pag may time, ituturo ko rin kung paano maglagay ng mga ganito. Pero kung alam nyo na, bilis lang naman to. Na upload-upload lang to. Yung paano maglagay ng picture. Parang Facebook lang din po. Ayan. So, dito tayo. Ito po yung mga item po natin. So, ayan. May mga makikita nyo. May mga off po tayo. 52% off. Ito, wala siya nakalagay, di ba? So, pag bago ka pa lang, ganito pa lang kalalabasan niya. Wala pa siyang katulad nito na off. So, yun yung ituturo ko sa inyo ngayon. Paano maglagay ng mga ganito. Yung 52 off. Ayan. 50 off. 55. Ayan. Ano yan? Marketing strategy natin yan para makabenta tayo, guys. Ayan. At, ang maganda nito, kayo pa yung mamimili kung ilang percent lang ilalagay nyo. Ayan. So, yesterday, may dalawa akong sold out. Yung mga pre-love items ko. Isang pantalon, tsaka isang long sleeve na camouflage. Ayan. Okay. Diretso na tayo para wala na pa ligoy-ligoy pa. Balik ulit tayo. Back. Okay. Punta ka, 'di ba? Nandito ka sa may, ayan, punta ka sa my shop kunwari. Ayan, punta ka na, click. And then punta ka dito sa bandang baba. Ayan po. Hanapin mo si Marketing Center. Ayan. Marketing Center. Ito na, nakita natin. So, i-click mo lang 'yan. May dalawang options po tayo diyan. Yung isa, si discount promotions. At yung pangalawa is voucher. Mamimili po kayo kung ano yung ibibigay niyong
promotions, kung discount ba or voucher. It's up to you. Pero umpisan po natin, si discount promotions. Ayan, click mo lang. And then, makikita mo dito sa baba, create new discount. Ayan. Pag may nakapag-create ka na, dito siya lalabas. It's either dito sa upcoming or dito sa ongoing. Makikita mo yan. Yung promotion mo pag nagawa mo na, tsaka kapag expired na siya, makikita mo rin siya dito. Basic na basic lang po. Yeah. So, gawa na tayo guys. Tara na. Excited ka na ba? Ah, sige. Huwag natin patagalin. Ito na. Pindutin natin. Create new discount. So, dapat, bago ka mag-create ng new discount guys, meron ka ng product dun sa, na ilalagay, na nakalagay, existing dun sa, nakapag-add product ka na ba? Kumbaga, meron ka na. So, bago ka maglagay ng promotions, syempre, may product ka na muna. Yun. Tinuro ko last time kung paano mag-add ng product. So, balikan nyo na lang yung first videos ko. Create new discount na tayo. Okay? Yan. Dito, makikita nyo yung lalabas is discount name. Yan. Maglagay tayo dyan. Nabawa, gusto mo mag-discount ng... Okay, tatype ako. Nabawa, yung name ko is... Promo today. Yan, promo today. Yan, kunwari ganun. Tapos yung discount. Dito po sa discount. Kung ilang yung gusto niyo discount, kung gusto niyo, ano po, first timer kayo, syempre ayaw niyo naman yung magbenta ng sobrang mahal tapos hindi naman siya mabenta. So kailangan maka-attract muna kayo ng customer for the first time po. Ah, lalo na yung mga new seller po. Pero kung dati ka ng seller at gusto mo pa maka-attract ng panibagong customer, syempre, maglalagay ka ng medyo malaking discount naman kahit paano na hindi ka naman lugi talaga. Ayan. So, lagyan mo kunwari 50 off. Ayan. Kalahati ng presyo mo. So, kailangan yung presyo mo dun sa nilagay mo nung nag-add ka ng product. Taasan mo konti kasi para pag magdi-discount ka, hindi siya sobrang baba. Okay? Marketing strategy yun eh. Maglalagay ka ng malaking presyo muna doon sa nung nag-add product ka, maglalagay ka ng halimbawa 300 pesos. Nung nag-add product ka, nilagyan mo ng presyong 300 pesos. Para kapag diniscountan mo siya, magmumukha pa rin siyang alam mo yun, nakamura yung magmumukhang nakamura yung customer. Pero sa totoo lang, makukuha mo pa rin yung gusto mong price value sa item mo. So, ito, kunwari 50% off. Lalagay ko 50 off. Ayan, nilagay ko na. And then, dito tayo sa start time, kung kailan natin gustong umpisahan. Dito, start time. Babaguhin natin yan, syempre. So, September, alibaw ngayon, September 25, 2020, gusto ko siyang mag-umpisa ng alas 3. So, military time, 15:00. Military time, 15:00. I-confirm lang natin yan. Yan yung mag-start yung promo natin. Yan yung oras, tsaka yung date. And then, sa end time, kung kailan matatapos yung promo natin. Gusto nating matapos ng sunod na araw or limang araw. Kayo nang bahala mag-set na ito. Ito. So, sinet ko kunwari September 26, 2020 at alas 4 p.m. So, 16:00. And then, i-confirm lang natin. Ito yung date na mag-end siya. September 26, 2020 at 4 p.m. ha. Confirm mo lang. Okay. So, nandito na. So, mag-start siya ng alas 3 ngayong araw. Matatapos siya bukas ng alas 4. Okay. Tapos, ito na. Naka 50 off na yung item natin. Nailagay na rin natin yung discount name. Tapos, ang sunod na gagawin, purchase limit. Kung ilan yung lilimitahan nyo yung pagbili ng customer, kung ayaw nyo mabenta lahat kasi ipinromo nyo lang today, maglagay lang kayo ng limit. Halimbawa, kung gusto nyo 10 piraso or 1 piraso lang, yung ililimit nyo per customer. Ayan, 10 lang inilagay ko. So, 10. And then, okay na, naset up na lahat. I-add product mo na siya. Yung kukunin mo dito sa add product, yung existing mo na, nilagay mo dun sa may product mo. Yan, doon mo kukunin yan. So, pindutin mo yung plus sign. Lalabas yung mga item mo dyan. Ayan. Kunwari, ang gusto kong i-add,
Mamimili ako dito. Is ito, yung sa pinakababa. Si 10 pieces sale, ganyan-ganyan. Oh, check mo lang yan, yung box na yan. Check mo lang. Check. Ayan. And then, click add. So, kung 480 pesos siya, 480, ili-less mo ng 50% mo. Magiging 240 na lang siya. So, add. Ayan, oh. Lumabas siya. Nagiging 240 pesos na lang siya from 480. Kung okay ka na dyan, i-confirm mo na lang. Pero kung ayaw mo, i-cancel mo ulit siya. Ibaback mo lang. Ay, sobrang baba pala. Kamo, na nalakihan ko pala yung percent. So, ibaback mo lang. Yan. Tapos, click confirm mo lang. Confirm mo lang kung ayaw mo yung mataas yung presyo. Okay? So, since na gusto mo naman natin siya, kunwari, 50 off, tapos 240, not bad na kunwari, kasi kung sa palagay mo, nakuha mo naman yung price value na gusto mo, i-confirm mo lang siya. Yan. Confirm. And then, yan na, lumabas niya siya, di ba? Nakasetup na lahat. Yung start and ng promo, 50% off discount. Limit niya is 10. And then, ito yung product mo na dinidiscountan. And then, click mo lang po yung save. Yan. Save. Pag sinave mo na po yan, magte-take effect yan kung anong oras mo siya nilagay dito at anong petsa. So, kung tinake effect mo siya ngayon at ngayong oras din, magte-take effect siya. Lalabas ganito. Cancel ko lang to kasi nakagawa na akong discount doon eh. Ito na yung lalabas guys, yung pinakita ko kanina dito sa my shop mo. Ganito na yung kalalabasan yan guys. Saan ba yun? Ito. Ito na yung lalabas dyan. Mga, wait mo lang mga 3 to 5 minutes. Maglo-loading pa yan eh. Hindi kagad siya mag-appear minsan. Pero, lalabas at lalabas pa rin siya. Kunwari, ito. Lumabas siya. May plug na siya na 34% off. Ganyan po yung kalalabasan niya. Ngayon, nagbago isip mo. Gusto mo nang i-end. Hindi mo siya agad may end yung promotion na yan. Mag-aantay ka muna ng 1 hour po. 1 hour para ma-end mo yung promotion mo. Kung in case na nagbago isip mo or gusto mong baguhin yung percent, pwede naman. Ibaback mo lang. Punta ka dito sa marketing ulit center. Balikan mo lang yung mga promotions mo. And then, i-click mo yung discount promotions kasi yun yung ginawa mo. Punta ka dito sa, halimbawa, umpisa na siya. So, dito ka sa ongoing. Ayan, dito ka. Lalabas lahat ng ongoing na promotions mo dyan. Ayan. So, pwede mo siyang end dito. Halimbawa, ito, ayaw mo na. Gusto mo ng regular price na since nakumita ka na or marami ka ng customer. Gusto mo nang ibalik sa regular price. Pwede naman po. I-end now mo lang. Pindutin mo yung end now. Para mawala yung price na discount niya, discounted price, magbaback to regular price po siya. Kung dating 480 kung dating 240 na naka-sale siya na 50, magiging 480 ulit siya. Okay? Napakadali lang po. Yun lang, ganun lang guys. Kung medyo nabibilisan kayo, pwede niyong i-pause yung video, panoorin niyo ulit, ha? Okay, dito po. Back tayo ulit. Now guys, sa voucher naman, halos same mechanics lang siya. So parang, ito papakita ko siya sa voucher. Doon din siya makikita sa my marketing center. Sa my voucher naman guys, click mo lang ulit. Ayan. Ganun din siya, create new voucher. Mm-hmm. Then ang choice nyo dito, may lalabas dito, create shop voucher. Kung gusto nyo yung voucher na yun mag-take effect sa lahat ng product nyo sa shop, ito yung piliin nyo, create shop voucher. Now, kung may specific product lang kayong gustong bigyan ng voucher, kung halimbawa, yung dalawang product lang yung gusto mong lagyan ng voucher, na halimbawa, less 5 pesos kapag nakabili ng worth 500 pesos, ganun. Yan, pwede yun. So, ang piliin mo dito, i-create product voucher. This voucher can be used for selected products in your shop. So, mga selected product lang sa shop mo. Now, kung gusto mo, ulitin ko, kung gusto mong lahat malagyan ng voucher, para isa na lang,
ito po, yung pili nyo yung nasa unahan. Para lahat ng products nyo, lahat ng items nyo dun sa shop, pag bumili sila ng worth 500, makaka-discount sila ng 5 pesos or 10 pesos. Kayo po yung balang mag-declare niyan. Na yung sa price na hindi naman kayo lugi, at the same time kikita pa rin naman na kaya. So umpisa natin, dito muna tayo sa create product voucher. Kasi gusto ko selected items lang lalagyan ko ng voucher. Ito ho. Yan, parang pares lang din siya nung kanina. Product voucher type, voucher name. So maglalagay ka na naman ng name diyan. Hula-hula ka na lang diyan, bahala ka na. Diskarte mo na 'yan. Halimbawa, buy 5 R. Ganito. Voucher promo. Ay, mali, sorry. Voucher promo. Ayan. Kungari lang yan, guys. Kayo na ba na maglagay dyan kung ang gusto nyo. Pero pwede nyo resume din yan. And then, voucher code. Lala. So, ito, existing na itong pangalan kong to. Nalagyan mo na lang ng code. Maglalagay ka lang ng number dyan. Ibig sabihin, kung 1, 2, 3, 4, ganun lang. Or, bahala ka na kung anong number lagay mo dyan. So, maglalagay ako dito ng kung anong number lang gusto ko. Kahit mix-mix lang. Ayan. 5, 3, 6, 3, kunwari. Start ng date. Ayan. Kunwari, start siya today at 1:58. Mag-end siya ng alas 2:58. So, isang oras lang. Pero kung gusto niyo baguhin kayo, ha, sample lang to. Katulad din siya ng kanina. Kung kailan niyo siya gusto mag-end, papalitan niyo lang dito yung date tsaka yung time. Ito, i-scroll-scroll niyo lang dyan. And then, press niyo lang yung confirm button. So, pag okay na kayo dito sa kung kailan siya mag-start yung voucher nyo, tsaka kung kailan siya mag-end, dito naman tayo sa voucher quantity. Kung ilan yung voucher na ipamamigay nyo, halimbawa, lalagay ko, dito is 1. Isa lang. Masobran sila. Pero kayo po, kung galante kayo, pwede naman yan. Baga itong mga to, strategically placed lang sila, nilalagay lang sila para maka-attract lang sila ng maraming customers. Kasi pag may nakita na, ay, may less pa pala to, pag bumili ako ng mga 5 piraso or worth 500, may less pa pala. So, dito tayo sa discount type na. Lagay ko. Ayan, sa discount type, ganyan. Pag pinindot nyo yung discount type, lalabas kung fixed amount, kung magkano yung amount na yung fixed amount lang makukuha nila kapag worth 500 or 1,000 na ibinili nila. Mamimili po kayo dyan sa tatlo yan. So, discount fixed amount, discount percentage off, kung ilang percent kunwari ang gusto nyong ipamigay. Tapos, coins cashback. So, itong coins cashback na to, yun nga, pag bumili sila, nakakuha nila yung item na gusto nila, and then yung price tumugma, worth 500 kunwari, yung coins babalik sa kanila, sa mga customer. Pero sa akin, ang pinipili ko dito is discount or fixed amount para alam ko na kung magkano yung pamimigay ko. Ito, lalagyan ko kunwari, 15 pesos lang. Hindi na masama. Makakalis sila 15 pesos kapag worth 500 pesos sila sa mga selected items ko. Pero kung buong shop yun, ganun din naman. Kung buong shop pala, kanina ang pinili ko, sorry, ang pinili ko yung selected items lang. So, ang mga selected items lang na ilalagay ko dito, sila lang yung makakuha ng voucher na to. Okay, guys? Okay, malilito. Yung pinagpilian natin kanina, kung buong shop, buong items ng shop nyo, makakuha ng voucher, or selected items lang ang pipiliin nyo na magkaroon ng itong voucher na to. So, okay na. Kiklik natin yung done. Pag nabibilisan kayo, paki-play and post nyo na lang ulit. Pasensya na, mabilis lang ako magsalita. And then, save nyo lang. Pinindot ko yung 15, di ba? Naglagay ang fixed amount na 15 pesos ang makukuha nila kapag naka-worth 500 sila. Ayan. Voucher quantity, 1 lang pinamigay kong voucher. Discount type, fixed amount, 15 pesos.
minimum required, spend required yan. Ito yung tinasabi kong 500. Sa akin, 500 nang nilalagay ko. Halimbawa, naka-minimum sila na 500 pa lang, doon pa lang nila makukuha tong 15 pesos. Pag 499, hindi pwede, syempre. So, kailangan 500 ang bilhin nila, muna nila sa doon sa item na sinelect natin. Doon sila makakuha ng 15 pesos na less. So, pag nakabili sila ng 430, ganun, ay, magdadagdag pa ako para ano, parang ganun, strategy. Sasabi ng customer, magdadagdag pa ako ng ano, isang item na lang para makuha ko yung 15 pesos less. So, kikita ka pa. Yan. And then, pindutin ko lang itong done. Di pa tayo tapos. Voucher display setting. Ito yan. Voucher display setting. Kung gusto natin i-display sa shop natin or hindi, nandyan yan yung voucher na yan. So, pindutin natin dito. Voucher display setting. Nakalagay, do not display eh. Pero minsan, guys, napipindut ko to eh. Voucher display setting. Minsan napipindut ko siya. Display on shop siya pwede. Okay lang din yan. Makikita rin naman ng customer yan eh. Ng buyer. Yung voucher na yan. Pag automatic naman lalabas yan guys. Kapag ka nag-purchase na sila nung selected items na pinili mo. Okay. Applicable products. Ito yung sinasabi kong selected items. Yung mga products na applicable lang for this voucher. Pindutin nyo po ito. Yan. Yan lalabas. So, piliin nyo lang. Check-check nyo lang kung anong gusto nyo yung... Oh. Pag naka 500 siya dyan, sa mga yan, ayan. Pag naka 500 siya, may 15 pesos siya less. I-add ko lang to. Ayan. So, yan. Dalawang product na yung kasama dun sa voucher na 15 pesos. So, pag naka 500 ulit sila sa dalawang product na to. Saka. Kayo, pwede nyo piliin yung maraming product. Kung ayaw nyo isama lahat, pwede naman yan. Add nyo lang. Yan. So, sa apat na product na to, pag naka worth 500 ang buyer sa inyo, may less 15 pesos. Okay? And then, click save. Hindi ko siya save kasi may mga existing na ako na promo. Okay? Inapakita ko lang sa inyo. Automatic guys, magte-take effect yun dito sa oras na nilagay nyo. Tsaka yung date. Okay? Back tayo. Confirm. Back. So, sa vouchers, dito nyo makikita yung ma-ongoing nyo rin. So, ayan. Dito nyo makikita yung ongoing voucher ko. Meron ako dito. Ayan. May 15 pesos ako. Minimum spend ng 999 pesos sa lahat ng products ko. So, pag naka 999 sila, may less 15 pesos pa sila. Lahat ng items ko, halos naka-promo sila. Naka-less na sila ng yung iba nga 55% pa eh. So, kayo, tansyahin nyo rin yung lalagay nyong promos. Baka masobrang kayo. Dito nyo tignan sa ongoing. Baka mamaya, masobrang kayo sa mga promos nyo. Magulat kayo, wala na kayong kitain kasi magle-less automatic siya sa buyer kapag bumili siya. So, kailangan be careful sa paglalagay ng promotions. Kung ilan lang, tansyahin nyo lang guys. Baka matuwa kayo, maglagay kayo ng pito o edi lugi na kayo. So, pag expired, makikita nyo rin kung alin yung voucher na expired nyo dito. Ayan. Pag expired naman, okay lang yan. Pwede lang kayong gumawa ulit dito sa create new voucher pag wala ka ng ongoing din. Pero, hindi required na gumawa ng ganito ng mga vouchers tsaka ng promotions, ng discount promotions. Hindi po siya required gumawa niyan. Kayo lang mismo kung gusto niyang dun sa pag-create pa lang ng product description tsaka product price, kung gusto niyang dun na lang din, mababa, pwede naman. Ang ano lang nito, tawag dito, ang pinaka ano lang nito kasi, kaya lang tayo gumagawa ng discounts is for marketing strategy po. Para, ayun, nakita ni customer, biglang, ay, ito pala, may discount pa. So, ang lahat kasi ng kalaban natin kay Shopee, kung mapapansin nyo, pag magbabrowse kayo, mula taas pa baba, lahat sila halos may discount. So, 20, 30, at least meron sila kahit 10%, okay lang. Para mainganyo yung customer buyer na bumili. Kesa naman makita ni buyer na, ay, ano ba naman itong shop na ito? Wala man lang discount kahit ano. So, pag magdi-discount kayo, make sure yung
yung price nyo medyo mataas muna dun sa unahan, yung pagsasetup nyo ng item, para pag diniscountan nyo ng kahit 50 off, hindi pa rin na maapektado yung price nyo kasi makukuha nyo pa rin yung price na gusto nyo. Okay? Gets nyo? Alam ko gets nyo ako. So, back tayo. Ang ituturo ko next is, yan, mahaba na yung video kong ito ha. Sige, tuloy-tuloy na natin. Huwag nyong skip guys para matuturing kayo. At wala kayong ma-miss na mga sa mga sinasabi ko. Sa pagbubus ng product na ikwento ko na to nung unang video ko, pero ikukwento ko ulit ngayon para i-explain ko ngayon para alam nyo rin sa mga hindi nakapanood. So ulit, nandito tayo, babak natin sa seller account to ha. So ito yung me, nandito tayo sa me. And then pupunta tayo sa seller account dito sa my shop. And then diretso po tayo sa my products. Dito ako nagbo-boost. So pag na-add mo na yung product mo dito, dito na siya lalabas. Nung unang video tinuro ko, pag na-add mo na siya dito, yung add products, dito na siya lalabas sa my products, syempre. Diyan na siya lalabas. And then, para maging top of the line yung product nyo, kasi pag bago ka palang naglagay ng product, nag-setup, ang tendency, siya yung pinaka nandun sa pinakababa. So, hindi na siya kagad makikita ng mga ibang buyer, yung mga random buyers kung tawagin na yung iba, nagbabrowse-browse lang, kung ano lang makita, bibilin. So, mas maganda na nasa taas yung item nyo, na nasa taas. So, pag nasa taas, makikita agad, oh, ganda nito ha. Oh, parang random buyer ba yung wala namang gustong bilhin or titingin-tingin lang, may gusto lang makita, mabili, tapos mapapabili. So, mas maganda nandun sa pinakataas yung item nyo. Dito natin siya ibuboost. Dito sa more. Bo, itong item na to, gusto ko siyang i-boost. Guys, reminder, 5 items, 1, 2, 5 main items lang ang pwede nyong i-boost every 4 hours. 5 items lang ang pwede nyong i-boost. So, namili kayo kung ano yung mas gusto nyong ibenta, mas the best na item nyo gusto nyong i-push. O, kunwari, mamimili ako. Ito yung gusto kong i-push. Since na 6 yata to, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so 6 to, mamimili lang ako ng 5 na magustuhan kong i-boost. So, kunwari, sunod-sunod na rin na natin ito eh. Gusto ko siyang i-boost. Pipindutin mo lang tong boost. Hindi ako makapag-boost ngayon kasi may mga na-boost na ako kanina. Hindi pa tapos yung 4 hours. Ayan, ma-under sila oh. So, pag tapos na yan, ng 4 hours, pwede mo siyang i-boost ulit. Ayan oh, ma-under sila. Yan yung mga pinili kong item na i-boost na magiging top of the line ko. Okay? So, pwede yung siyang dyan pindutin and then pindutin mo dito, boost ulit. Okay? Every 4 hours, pwede kayong mag-boost. So, libre lang yun. Hindi katulad sa ibang platform, kapag mag-boost po kayo ng item, eh, may bayad. Dito, libre po. Yan. So, balik tayo dun sa unahan. Pwede rin kayo mag-boost dito, guys. Dito, balik kayo. Pwede rin kayo mag-boost ng item dito po, banda. Sa may... Sorry ah. My shop. Ay, sorry. Di pala rito. Hapin ko lang, sorry ah. Antay lang po. Patience is a virtue, sabi nga. Ayan, ayan, my shop, income, wallet. Ayun, hindi ko siya makita eh. Ah, dito, sa pinakababa, sorry. Ito na, nakita ko na. So, di ba, nandito kayo. So, baba lang po kayo sa pinakababang, babang, baba. Ayan, view all products. Click mo lang yan, pwede mo dyang i-boost. Ayan. So, dito tayo. Ito yung lumabas, product list. Get more views for your product now for free. So, para magkaroon ka daw ng maraming views. Yan. Free lang po siya. Yan. Ibuboost natin siya. Click nyo lang yan.
And then, ayan po yung mga nakaboost na item ko. Ayan. Ayan, makikita nyo yung timer. 1, 2, 3, 4, 5. So, umaunder sila. Hanggang 4 hours yan, guys. So, kaya, pilipiliin nyo po yung pinaka-the best na item nyo na gustong-gusto nyong i-market, i-push. Para, ano ba, mahina yung item nyo na isa, gusto nyong mabenta, push nyo lang i-push, i-boost nyo lang. Pagkatapos na itong timer na to, lalabas dito, boost, pwede mo siyang i-boost ulit. Or yung plus box, tapos may plus sign po. Yung box, tapos may plus sign na red, i-add mo lang yung product na gusto nyong i-boost. Okay? Back na tayo. So, sa susunod guys, pwede kong ituro sa inyo yung kung papaano naman yung procedure, kung papaano yung halimbawa bumili si buyer, si customer, saan siya lalabas, automatic nagno-notify naman siya sa atin. Kung papaano yung procedure, tuturo ko sa next videos ko. So, stay tuned and sana mag-subscribe po kayo para tuloy-tuloy niyo pong tuloy-tuloy kayo ma-notify sa mga susunod ko na activities na ituturo po sa inyo. So, yung paano yung to ship, bibigyan lang ko lang kayo ng random na overview. Ito, dito tayo sa my shop. Ayan, dito lalabas po yun guys sa to ship. And then, ayan, click natin kunwari. Kahapon, nakapag-process na ako dito. To process, ito yung pipindutin mo, lalabas siya dyan. Tapos, kung process niya, na-process mo na, dito rin siya. And then, so kanina, na-pick up na yung item, dito niya siya lalabas sa may shipping. Ayan. So, ayan, naka-ship na yan, guys. Antay-antay na lang ako nang mapunta kay buyer yung item. Mapupunta siya dito sa may completed. Ayan. So, kung may canceled sila, dito rin lalabas. At kung may refund sila, dito rin makikita yan guys. So, hopefully walang return, refund, or cancel. Dapat maayos yung ating product at mapagandaan natin yung mga pagra-wrap ng item. Kung fragile ba yan, kailangan naka-bubble wrap siya at naka-box kung kailangan. Okay? So, kung mga damit lang naman yan, kahit na yung plastic lang nung courier natin, yung courier, like sa akin yung JNT, ang pinili ko, so ipa-plastic mo lang na maayos, ipa-fold mo lang para siyempre pag ma-receive naman yung item maganda naman para magkaroon din tayo na magandang reviews sa mga customer. So back na tayo guys. So yun lang po, kapag nagugulong pa kayo, pwede kayo mag-comment down below sa comment at try ko yung aking makaya para sagutin yung mga katanungan nyo. Tapos sa susunod, yung ituturo ko sa inyo yung kung paano natin bawa nakabenta ka, kung paano mo ipiprint yung ating tinatawag na way bill. Guys, remember yung ibang courier natin, hindi sila nagbibigay ng way bill. Dati nagbibigay sila. Ngayon, ikaw na mismo ang magpiprint ng resibo ng way bill na i-attach dun sa parcel mo. So kapag wala ka nun, pag hindi ka marunong nun, tuturuan na lang kita sa next videos ko. Okay? Maraming salamat po. Sana mag-subscribe kayo kung bago kayo sa channel na to. And don't forget to like and hit the bell button for para ma-notify ka sa nabubulol tuloy ako. Sorry. Para ma-notify ka sa susunod na videos ko. Maraming salamat po. God bless. Keep safe everyone.